sinubukan mo magsugal. Susubukan ko ulit magsugal gamit ang Totokom Pera. No demo account, no bullshit. Pawang katotohanan lamang. Sari-saring mga komento ang natanggap ko sa part 1 ng series na to. At dito meron sa akin mga nag-stand out. Sana all. Sugar Rush 1,000 kasi yun. Wala ka kasing diskarte. 10,000 yung puhunan, tapos 5,000 agad yung taya. Di ka kasi marunong. Wala ka kasing diskarte. Trade ka na lang, wag ka na makialam sa mga sugarol. Sugar Rush 1,000 po yun. Sha. This time, gagamitin na natin si Sugar Rush 1,000. At magbe-bet tayo ng piso at tingnan natin kung makaka-max win tayo. Again, i-blur ko yung website na gagamitin ko at hindi ko rin ilalagay ang link ng website na to sa comment section ko at sa description ko kasi hindi ako nagpro-promote ng sugal mga buddy. This video is just for experiment and POV for you guys. No hate intended mga buddy. Pawang kasiyahan lamang dito sa channel ko. Mimigay nga pala ako ng 10,000 Gcash at brand new cellphone this week mga buddy. Abangan nyo lang yung video na ipopost ko sa lahat ng social media ko para malaman nyo kung paano makasali. At yung pag-giveaway natin ay katas ng daily trading ko mga bud. Ang galing! May gusto lang ako linawin na yung trading ay hindi po sugal. Mamaya, i-discuss natin yan. So tara, wag na natin itong patagalin. Roll the intro. So eto na naman tayo. Nakahanap na naman tayo ng bagong website. So ang game plan ko dito is magka-cashin muna ako ng 100 pesos. Tapos kapag naubos yun, magka-cashin naman ako ng 5,000 pesos. This is just to show what if 100 pesos lang yung kaya mong i-cashin. Kaya mo ba yan palaguin? At yung 5,000 naman natin, yan yung gagamitin natin to execute this experiment. So tara, cash in muna tayo ng 100. Boom! Tapos na tayo dito mag-cash in mga bad. At tara, try natin maglaro mga bad. Dito nga, hanapin na muna natin yung Sugar Rush. Sugar Rush 1,000! Yo! Dito nga, hindi natin uubusin kaagad-agad yung puhunan natin. Hindi tayo bibili ng scatter or bonus pins kasi mauubos kaagad. I've learned my lesson mga buddy. Ang gagawin ko dito is auto-play ko to ng piso bet lang. Kaya bawasan natin yan. Ayan. Sa mayon. Pass. Minus. Gawin natin to piso. Tapos i-auto-play natin to. Ayan. Start auto-play natin mga buddy. At sana makakuha tayo ng scatter sa 100 place natin mga buddy. Gets ba ang logic? After 156 pins, eto yung nangyari. Yan, ubos na yung funds natin. Miski isang scatter lang, kahit isang bonus scatter lang, wala. Wala tayong nakuha mga buddy. Sa 156 pins yun ha, malas lang talaga ako mga buddy. 156 pins at ni isa doon, di tayo binigyan ng scatter. At yes, binilang ko 156 pins talaga yan. At ganun ako kaseryoso sa experiment na to. Binilang ko talaga kung ilang pins ang aabutin ng 100 pesos nyo. Kung makikita nyo doon sa screen record, eh minsan binabalik naman yung pisong taya mo. Pero, most of the time, eh dead spin talaga mga buddy. Kaya nga naubos eh, ang lupet. Mas madami nga ang dead spin kesa sa panalo. That could have been your 100 pesos mga buddy. Bili mo na lang yan ng bigas tol kesa isugal mo dito kung 100 pesos lang yung puhunan mo. Kung ganyan ang puhunan mo, 100 pesos, ibili mo na lang yan ng pagkain or bilhin mo ng bigas, dun mabubusog ka pa. Pero kanya-kanyang sorte kasi yan mga buddy. Kung trip mo magsugal gamit ang 100 pesos, edi go, di naman kita pinipigilan. Kaya tara, let's proceed sa 5,000 pesos experiment natin. Habang nagka-cashin ako dito, let me show you my blueprint. Ito nga ang gagawin kong diskarte. Kasi sabi nila wala daw akong diskarte at mali-mali yung ginawa ko. Huwag daw ako mag-all-in kaagad. So, according sa mga nalaman ko, possible mag-max win kahit piso bet lang. All you need to do is to buy bonus which costs 100 pesos if piso bet ka. So, kung meron tayong 5,000 pesos na puhunan, that will give us 50 bonus pins. 5,000 divided by 100 is equals to 50. Yes, simple enough, but we need to consider all the winnings after natin bumili ng kada bonus. With that in mind, this will give us more than 50 spins. So dito, I will count how many bonus should I buy and how many bonus would it take to achieve max win. Sounds fair? Mag-cash in na tayo mga buddy. At
merong bonus pala to mga bad. Ngayon ko lang to alam. Meron silang bonus na 200 pesos sa mga bagong user. Hindi ko yung nakita kanina ng 100 pesos, pero mas mabuti na siguro yon para mas malaki yung bonus natin sa 5,000 pesos. Yun. Tara, pasukin natin ang mundo ng laro. Diyan sa mga part na yan, bigla ko naalala yung ginamit ni Big Boy Cheng. Thank you! Yung ginamit niya kasing bonus ay yung may automatic na multiplier. Sa mga di nakakaalam, dito sa Sugar Rush 1000, you can buy different bonus pins. Of course, one is different from the other. Yung mas mahal ay bibigyan ka ng automatic multiplier without waiting for a tumble. So, tinry ko na muna yung mas mahal na bonus, leaving us with 4,800 na budget or 48 spins to spend. This time, ang purely na gagamitin natin na bonus is yung mas mura. So, play na natin yung video. Talo tayo doon ng 400, pero okay lang yan, hindi naman tayo si BBC. Let the experiment begin. So dito, bago ako bumibili ng bonus, dinidiskartehan ko muna. Ini-spin ko muna ng ilang beses na piso para mawala yung dead spin. Nakikita ko nga to ginagawa ng mga streamer. So why not i-apply ko naman dito, diba? Malay mo naman. Habang naghihintay tayo dito mag-max win si paring Chung Nyo, meron din nagko-comment na hindi nga daw ako nagpo-promote ng sugal, pero nagpo-promote ako ng another form of gambling. Ang tinutukoy niya is etong si trading. Hindi niya in any form magiging sugal ang trading. Take it from me, take it from Google, at take it sa mga professionals na. Is trading gambling? The short answer is no, and the long answer is I'm gonna put one. Successful traders know trading isn't luck, it isn't gambling, and it won't make you rich fast. Trading is a skill. Trading is not gambling. Day trading is a skills-based strategy game. You need to stop. Trabaho na nga to ng iba, at ako naman, nag-daily trade ako, kaya sa tuwing nag-video ako, sinishare ko na yung progress ko. I am sharing my trading journey dito sa mga uploads ko. Wala akong sinasabing huwag na kayo magsugal, tapos pumasok na lang kayo lahat dito sa trading. You are free to do whatever you want. Kanya-kanyang trip dito mga pare ko eh. Walang pumipigil sa'yo dito, hindi kita pinipigilan. Kung gusto mo mag-trade, kung gusto mo magsugal, bahala ka sa buhay mo. So yes, I'm a daily trader at matagal na ako nagtitrade. Ang masasabi ko lang sa mga nagsasabi na sugal daw ang trading. Mga bok! Kung walang magpapabago sa isip mo, trick mo yan eh. Wala tayo dyan magagawa. Basta ako, eto yung kinita ko this week. Flashback. Bibili tayo ng company stock ngayon si JetBix. Tara, hanapin natin si JetBix. Bilis na, excited na ako para hype pa rin to. Ito na, si JetBix. As you can see dito, may binili akong stock dito. KiGoPro naman to. Negative pa yan. Pero, in the near future, magiging profit yan, buddy. So, hanapin natin yung dito sa market. Si Ford. Bibili tayo ng stock ngayon ng Ford, buddy. Kasi, hype na hype yung Mustang nila. Alam mo na yan. Yung bagong release na Mustang. Hype na hype pa rin. So, hanapin natin. Boom, Ford. As you can see, pataas na siya dito. Meron pa rin mga lugar na hindi pa ni-release ang Ford Mustang. So, eto, dadagdag yan. So, ayan, excited ako. Future trade tayo dito, mga bad. Long trade ang tawag dito sa ginagawa natin. So, ayan. Pam, nakaka-excite. Mataas nga talaga siya, buddy. At still, tataas pa rin to. So, ayan, buy. Siyempre, order protection tayo. Take profit, dapat naka-on yan. At stop loss, dapat naka-on din yan. Ayan. Tapos, buy na natin yan. Boom, back na natin. Then, eto na yung two companies na natin. GoPro and Ford. Hintayin natin to bago mag-profit, tapos balitaan ko kayo guys. Sa mga nagtatanong pala kung malaki ang spread dito kay JetFix, okay lang naman siya. Di naman masyadong kataasan. Hindi katulad sa ibang platform, sobrang taas talaga yung spread nila. Dito kay JetFix, 4 to 6 pips lang yung naranasan ko. So, okay na yon. Kita kids kung profitable tong trade natin. Kung hindi nyo to mapanood, ibig sabihin, hindi tayo nag-gain. Madaya. 2 days later. Nagbabalik na naman nga ako. Sa inyo sobrang dali lang, pero sa akin, it's been 2 days since nag-open tayo ng trade dito kay Ford. The power of editing. Actually talaga mga buddy, ayoko pa tong i-close tong position ko kay JetBix kasi sobrang sarap talaga nito. Sobrang sarap. Ang sarap. Sakto-sakto yung position natin, ang sarap ng position natin at malaki ang potential nito umabot ng $100 pataas. Pero sobrang tagal ko na din hindi umu-upload kaya yun na, post na natin yan. I'll take $59 all day.
another $59 na naman yan under my name. Ang lupit. Yung GoPro natin up ng $38 at yan yung hindi ko i-close mga bad. Pasensya na, God please. Hindi ko yan i-close kasi maganda yung position talaga. Pero yung Ford, sayang eh. Kung naghintay pa ako ng ilang buwan, siguro nasa $1,000 to. Matis. Pero guys, di natin yun alam. Pwedeng bumaba yung sales. May risk pa rin talaga dito sa trading. Kaya dapat mag-research-research muna kayo bago kayo pumasok sa trading. Gets ba? End of flashback. Ngayon ko sabihin, sugal ang trading. Magiging sugal lang ang trading kapag hindi mo alam ang ginagawa mo. Kung gusto niyo bumili ng company stock niyo, si Jetvix lang ang gamit ko dyan. Link in the description below or i-download niyo sa Play Store. Yan, andito lang yan. Kapag magre-register ka ngayon kay Jetvix, eh meron ka dyan matatanggap na $1,000 demo account. At kapag ginamit mo tong code na to, ayan, meron ka dyan matatanggap na 125% na deposit bonus. Ang lupat talaga ni Jetvix mga par. Yun lang sa trading for today's video. Balikan na natin si Daddy Mongchung. Bye-bye. Di na ubus yung pera natin, Gar. 4,000 pa rin yan, pare. Oy. Pabalik-balik lang siya. Pero pagtsagaan natin yan. Time pass at pabalik-balik lang yung pera natin dito. Mananalo ng 200 plus, tapos babawian ng ganito. Wow. Gara naman yan, tol. Piso ang Nako po. Pero dito, little did I know, hindi ko to inaasahan. Eto ang mga sumunod na nangyari. Par. Nag-scatter, par. Plus 12. First time ko nag-scatter dito, ah. Max win na ba this? Ito na ba yung max win? So, gagi ka! Scatter ulit, par. Plus 10. Eh, gagi ka. Is this max win? Holy shit. Huwag natin galawin. Ganyan ginagawa nila. Huwag natin galawin. Scatter ulit. Huwag natin. $1,000. Kala ko naman 100,000. Ito yung pinakamalaki na nakuha natin. 2,432.5. Kala ko max win na. Kala ko max win na, tol. Ang mga ganyan, mga bad, since bawing-bawi ka na sa puhunan, 5,000 lang yung puhunan natin, naging 6,371. Automatic, dapat out ka na, mga tol. Out ka na, huwag ka nang babalik. May 1-3 ka na. Panalo ka na ng 1-3. Bawing-bawi na natin yung pinuhunan natin na 5,000, naging 6-3 na. Kung ako lang, pwede ko na ito i-cash out. Pero, hindi ako titigil hanggat di ko nakukuha yan in screenshot mo. Ayan, yung kinoment mo sa video ko. Dapat maranasan ko din yan. Okay. I'm conducting an experiment kasi dito mga bad, kaya dapat tuloy-tuloy lang ako dito until ma-reach ko yung max win na sinasabi nila. Pero alam ko na yung rason kung bakit yung iba addict na magsugal. Lulong na sa sugal kasi hindi mo naman nakaka-addict naman talaga siya. So could it be indicate na ang experiment na to ay success? Well, dito yung diskarte na sinasabi nila is not really applicable sa lahat. It's either you win or you lose. Kaya nga sugal, diba? Walang diskarte dito, sadyang matagal ka lang matatalo. You win something, then you lose something bigger. Palagi niyong tandaan, it's a game of luck. And luck doesn't come very often. Lalo na sa mga gipit ngayon, lalo ka niyan mamalasin. Hindi pa rin ito mababago ang isip ko na mag-promote ng sugal. Gusto ko kasi may diskarte talagang ginagawa at hindi aasa sa swerte-swerte lang. This is just an eye-opener for those who think na ang sugal is the way to financial freedom. Kung wala ka pang pera, eh try mo muna maghanap ng trabaho, either on-site or online. Madaming way dyan para di ka lumabas ng pera, pero kikita ka pa rin. Katulad ng YouTube automation, freelancing, or kaya naman mag-affiliate ka sa TikTok. Kapag may pera ka na, if trip mo, eh dun ka na magsugal.